kaya awit ng papurit pasa. Salamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Makita ng Panginoon hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilubig, kanyang iniligtas itong ating bayan. Tingin himig ng bayang malaya, awit ng papuri pasa. Salamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyon. Mga minamahal kong kapatid, inaanyayahan po tayo ng ating Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isipin, lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulunda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Pinapuhuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buong manang Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalugdan. Ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asang nasa poon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo na sasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit
sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinumang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang binata na naghahanap ng tagumpay.
Meron po ba dito sa inyo ang may hinihiling o hinihingi o baka naman naghahanap ng tagumpay? Meron po ba? Ako lang po ba? Ay, huwag ko na ikwento. No? Yung mga nanonood, kayo po ba? Meron pa rin po ba kayong hinihiling? O meron ba kayong hinahanap na tagumpay sa buhay? Kung kayo po'y naghahanap na magtagumpay sa buhay, magandang makinig sa mga pagbasa at aral natin para sa linggong ito. Itong binatang lalaki, sa sobrang desperado sa kanyang paghahanap ng tagumpay sa buhay, naglakad. At sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang kagubatan. Sakaling mahanap niya ang tagumpay sa kanyang paglalakad, bakit hindi? Kaya nga, nagpatuloy ng paglalakad itong lalaking ito. At nang makarating siya sa kagubatan, may nakita siyang isang matandang ermetanyo na nakaupo sa isang malaking bato. Habang nakatingin sa kawalan, yung ermetanyo, tinabihan ng binata ang ermetanyo. Binulungan niya ito at nagtanong, alam po ba ninyo kung paano magtagumpay sa buhay? Tiningnan siya ng ermetanyo at sinagot. Sabi ng matandang ermetanyo, bukas, magkita tayo sa ilog at ituturo ko sa iyo ang sikreto para magtagumpay sa buhay. Dahil desperado ang binata, pinuntahan niya ang ermetanyo sa may ilog kinabukasan. Habang nasa ilog, nagsimulang maglakad ang ermetanyo. Hinila niya ang binata at pumunta sila sa gitna ng ilog. Habang papalapit sa gitna ng ilog, pataas ng pataas ang tubig. Hanggang sa marating nila ang gitna at umabot sa leeg ng binata ang tubig. Pagdating sa gitna, walang ano-ano'y nilubog ng ermetanyo ang ulo ng binata. Nagpupumiglas yung binata. Nagpupumilit na umahon. Ngunit masyadong malakas ang ermetanyo. At pinipilit niya itong ibaba. Samantalang ang binata nagpupumilit, umangat. Nagpupumiglas, nagkakakawag. Nung makita na ng ermetanyo na nagkukulay asul yung binata, binitiwan niya ito. Pagbitiw sa binata, ito'y kumuha ng maraming hangin. Nakaangat at huminga ng malalim. Tinanong siya ng ermetanyo. Sabi ng ermetanyo sa kanya, nung nasa ilalim ka ng tubig, ano ang pinakagusto mong makuha? Sumagot ang binata, hangin. Sinabi ng ermetanyo, yan ang sikreto ng tagumpay. Kapag gustong gusto mo ang isang bagay, katulad nung hangin, nung ikaw ay nasa ilalim ng tubig, ngayong naranasan mo, gawin mo ito at makakamit mo ang tagumpay na inaasam mo. Mga kapatid, hindi po malayo ang ninanais noong binata sa ating kwento sa ninanais ng bida sa ating ebanghelyo narinig. Lumapit kasi kay Jesus ang dalawang magkapatid. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan at humiling kay Jesus na sana
sila ay makaupo sa kanyang tabi. Sana makaupo kami sa iyong tabi, sa iyong kaharian, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ngunit sa halip na ibigay sa kanila ni Jesus ang kanilang hinihiling, sinabihan sila ni Jesus, "Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Malinaw po. Malinaw ang mensahe ni Jesus tungkol sa inaasam ng magkapatid. Malinaw ang kanyang tugon tungkol sa hinihiling ng magkapatid. Ito ay para lang sa pinaghandaan. Kung minsan, para tayong magkapatid na Juan at Santiago, mayroong inaasam pero ayaw namang pagsumikapan. Gusto lang, basta na lang pagbibigyan. May inaasahan, may inaasam, pero ayaw pagsumikapan. Gusto lang pagbibigyan. Yung hiling ng hiling sa Diyos, hingi ng kung ano-ano, nag-aasam ng tagumpay sa buhay, ayaw namang pagtrabahuan. Hindi po pwede yung ganito. Dahil malinaw ang sagot ni Jesus, ito ay para sa pinaghandaan. Ibig sabihin, yung hinihingi mo, maaaring hindi para sa'yo. Pero kung paghahandaan mo, mayroong nakahanda din para sa iyo. Mga kapatid, kaya naman tinuturuan tayo ng ating unang pagbasa. Ito yung tinutukoy ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa tungkol sa paghihirap at pagdurusa na naghahatid ng bunga. Paghihirap at pagdurusa na naghahatid ng bunga. Katulad na lang daw iyon nung paghihirap at pagdurusa na dadanasin ng anak ng Diyos. Dahil may paghahandog ng sarili, ito ay magbubunga ng kaligtasan at kapatawaran ng lahat. Ganyan daw dapat, yung paghihirap at pagdurusa dapat may paghahandog ng sarili para magbunga. Kaya lang, hindi dapat o hindi lang basta-basta dapat paghihirap at pagdurusa. Kailangan nang gagaling ito sa pagbibigay ng sarili bago magbunga. Tandaan po natin, ha, yung paghihirap at pagdurusa na tinutukoy, kailangan may pagbibigay ng sarili bago magbunga. Iba yung naghirap ka at nagdusa ka kasi wala kang trabaho. Iba yung nagdudusa ka kasi tamad ka. Iba yung nahihirapan ka kasi asa ka lang ng asa. Ayaw mong magbanat ng buto. Wala talagang magiging bunga yung ganyan. Yan yung klase ng paghihirap at pagdurusa na wala kahit kailan na magiging bunga. At sigurado ka lang maghihirap at magdurusa habang buhay. Ang magbubunga ay yung naghihirap dahil nagsusumikap, nagdurusa dahil may pagpupursige. Gumigising ng maaga, kumakayod para sa pamilya, nagtitiis, nagdudusa na hindi kumain para makapagpadala ng malaki sa mga pamilya dito sa Pilipinas.
Naghihirap dahil nagpupuyat sa pag-aaral o nagsusunog ng kilay. Ito yung klase ng paghihirap at pagdurusa na sigurado magbibigay sa iyo ng bunga. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa para sa linggong ito, na ang bunga hindi lang basta-basta hinihingi. Ito ay pinaghihirapan at pinagsusumikapan, dahil ang bunga ibinibigay sa taong naghanda at pinaghandaan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumagunawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating pinaghihirapan at pinagsusumikapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. At nang ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat na'y biyayang aming ginampon, aming buhay at kakayanan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami ay dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa lambi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng anak mong namatay. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula sa pilay ay nagpala. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ang tagumpay o bunga ay hindi lang basta hinihingi. Ito dapat ay pinagsusumikapan at pinaghihirapan dahil ito ay para sa mga naghanda at pinaghandaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Oh, no.